Mga boss, kung pag-uusapan ho'y kaligtasan sa isyu sa lansangan, marami ho tayong masisilip dyan, hindi lang ho sa motorsiklo, sa mga sasakyan. Alam niyo ho kasi itong dapat maintindihan niyo ho, ano? May pag-aaral ho na pinakita ho talaga, kapag malaking sasakyan mo, mas malaking porsyento na ikay ligtas. Kung pag-uusapan, eh, knock on wood, ay banggaan. At maliit ang sasakyan mo, mas malaki ang porsyento na yung iyong kaligtasan na kukompromiso. Either ikay mabubuhay at mamamatay, depende na ho. Hindi namin kayo tinatakot sa estilo ng iyong pagmamaneho or kumisan, aksidente. Hindi natin malaman yan, nangyayari yan. Kaya mas maganda yung the probability of succeeding or success or ibig sabihin yung safety factor. Malaking sasakyan, malaking porsyento ikay ligtas. Maliit na sasakyan, malaking porsyentong ikay malalagay sa alanganin. Pag ikay nasa motorsiklo, hindi ka katawan bakal, hindi kasi Iron Man. Pag ikay nabangga, patay kang bata ka, hindi. Kapag hindi pagamutan, ang iyong hahantungan ay libingan. Hindi kami nananakot, mga boss, realidad ho to. Ito ho kasing mga issue ho rito sa Metro Manila, sa mga metro cities in Luzon and Visayas at Mindanao. Humihigpit na ho yung traffic natin, dumadami yung populasyon, may kanya-kanyang mga motorsiklo, sasakyan, kaya kung minsan pag nagbanggaan sa lansangan, nakakaboysit! Alam niyo ba bakit? Ang tagal ho dyan, di aalis yung mga kulang na lang, sindihan mo ng posporo na lang para matanggal sila sa lansangan. Hindi ho sila aalis hanggat walang dumating na pulis. E paano pag dumating ang pulis, apat na oras yung trafiko. Kaya kung may magagawa ho sana ang ating pamahalaan, pantawag ho ng isang kolumnista rin ho, na nagsulat nito kanina. Ako, si hinihiram ko lang yung kanyang column, sino to, si, ang pangalan nito, si siya ho'y, ito ho'y kapareho ko rin, si Bobbit Avila sa Philippine Star, with due respect dun sa kanyang column, na ito raw hong para sa kanya ang panawagan niya sa pamahalaan sa administrasyon ni President Digong na kinakailangan daw itong mga sasakyan na to kapag nagbanggaan sa lansangan, eh inaantay muna ang pulis na dumating. Mahigpit na nga ang traffic natin. Pagkatapos pag nagbanggaan, hindi naman kagara-gara mga sasakyan ng mga putok sa buhong pendeho na yan. Pag nagmarehoy, tatanga-tanga. Tapos, ikaw pa ngayon mapiperwisyo. Nakikita niyo ba? Kaya, in the meantime, lumalalaho yung ating trafiko, lalo na ho ngayong Pasko. At by Mario Joseph, marami ho dyan, nag-aantay na lang maaksidente. Wala hong kwenta kung minsan pagmamaneho ng iba. Ewan natin kung paano sila nabigyan ng lisensya. Kaya yung lansangan ho natin, kung pag-uusapan, eto hong traffic, talagang, ay sus Mario, labo-labo na. Kaya sa traffic pa lang, bilyones ang nawawala sa ating pamahalat. Milyones din, araw-araw. Ang mga aksidente ho, sus Mario Joseph, kakakuha lang ho natin yung listahan dyan. Mananawa na ho kayo, magmumura na ho kayo eh. Yung mga nagsisikipan traffic, pagkatapos pag nagkagit-gitan, pagkatapos mamaya, pag hindi patayan, traffic naman, malalagay ka sa alanganin. Kaya, ano pa bang paninirahan natin sa Metro Manila? Subway na lang kaya. Itayo na yung mga subway na yan, tapos para hindi na uso yung mga sasakyan. Nang sa ganun, lahat na lang nasa subway, gandahan na lang ho yan. Pati na sa yung mga MRT na yan, para lesser na ho, kung maaari, ganun na lang sitwasyon, para hindi na ho yung mga kanya-kanyang motorsiklo, kanya-kanyang sasakyan, naghihigpitan, pag nagbangga, sus Mario Joseph. Ito po ang aking sasabihin sa inyo. Pag kayo ho'y nakapag-motorsiklo, tapos may mga angkas kayo, hindi naman sa anti-poor ho kami. Kung sasabihin nyo, anti-poor naman kayo, papano lang doon sa mga malit nating kababayan na kinakailan sila, angkas, inaangkas sila, tapos tatawag sila, o ano may number na yan, aangkas sila. Oo nga, aangkas ka, angkas to death ka, hindi biro yan. Kung gusto mong umangkas ng ganyan, sana lahat tayo si Iron Man. Nang sa ganun, pag binangga, bawa effect. Katawang bakal eh, balut sa bakal. Alam mo bang ibig sabihin, Jonathan, ng balut sa bakal? Balut sa bakal, ever ready. Kanta-kanta ka ng saging ni Pasing dyan. Okay, sige. Motorsiklo, walang kalaban-laban kapag ikay nabangga dyan sa lansangan. Kaya yung mga nakasakay sa motorsiklo, mag-rosaryo, mag-novena,
magdasal kayo, oras-oras magtirik kayo ng kandila o sinding kandila habang tumatakbo, pwede ba yun? Nang sa ganun, hindi kayo madisgrasya. Kapag madisgrasya, patay kayong bata ka. Sus Marios. Diyos ko Lord, ano bang nangyayari sa Metro Manila? Bakit ba nagsisiksikan tayo rito? Ano bang problema ng ang gaganda ng mga probinsya? Kaya lang mga metro cities nagsisikipan na. Cebu nagsisikipan ng traffic dyan. Ang mabantot na Baguio nagsisikipan na rin ng traffic jam dyan. Bakit ko sinabi mabantot? Hindi ko iniinsulto kayo mga taga-Baguio. Ay may problema lang kayo. Either tanggapin nyo o hindi. At sasabihin nyo, wala kang karapatan Mr. Tulfo. May karapatan ako dahil malimit ako sa Baguio. Noon, ngayon hindi na. Papadaan ka sa may section ng ibang may problema. Hindi lang traffic, Sus Mariosa.